ang inyong kasambuhay, Mami Jing Castaneda, at ang balikbayan ng bayan, Tita Susan Afanza. Kapamilya Connect! Dahil ngayong buwan ay Fire Prevention Month. Ayan, di ba tita yung March, no? Yes. So ang atin pong paksa ngayon ay, syempre paano po maiwasan ng sunog, anong dapat gawin pag nagkasunog, ano yung first aid. Syempre po pag yung ating mga kapamilya nasunog o kung may mga ibang levels yung tita, no? Yung first degree, second degree, ano bang ibig sabihin yung mga first degree burns, etc. No? So yun po ating pag-uusapan ngayon at kung gusto po ninyong sumama sa ating talakay. Ayan, mag-text lamang po, DZMM Space React, ang inyong mensahe, pangalan at lugar, padala po sa 2366. Pwede rin kayo mag-tweet at Jing Castaneda or mag-post sa Facebook page po ng Kapamilya Connect. O tita, pakilala natin ating mga bisita. Okay, so ngayong hapon pong ito, ang tatalakayin natin ay hindi lamang tungkol sa sunog, kung hindi ano ang nangyayari sa mga nasusunog, unfortunately. So yung treatment nila at pagkatapos ng treatment, ang rehabilitation. We are so fortunate this afternoon dahil ang mga kasama po natin ay mga eksperto sa kani-kanilang mga fields. Ang unang-una po tungkol sa fire ay ang Deputy District Fire Marshal po ng Quezon City, none other than Mr. Noel Gagala. Magandang hapon po sa atin lahat, sa mga listeners at televiewers natin. O ito namang isa dita, ito suking-suki po namin ito. Isa po siya sa mga itinuturing po nating pinakamagagaling na doktor at public servant. Ayan. Siyempre po, si Dr. Ted Herbosa. Ngayon, nasa, dati po siyang DOH USEC, no? Undersecretary. Ngayon, Doc, saan na po kayo? Balik po tayo sa UP, sa Philippine General Hospital. Dati naman ako sa PGH. Hiniram lang ng department. Hiniram lang ng DOH. So, magandang hapon sa lahat. Magandang hapon, Jing and Tita Susan. Yan. He's one of the foremost Philippine trauma surgeons. Yan. Okay. Tapos kasama din natin si Dr. Dati Agsaway, who is also from the Philippine General Hospital. Welcome, Dr. Dati. Magandang hapon po sa inyong lahat, Ma'am Susan, of course, Ma'am Jing. Natutuwa ako sa inyong pag-anyaya sa akin ngayon. Ayan. O tita, umpisahan na natin syempre kay Noel. Ano? Yung Noel, yung mga, di ba lagi nating naririnig sa mga balita, first alarm, second alarm, ano bang ibig sabihin ng mga yun pag may sunog? Yan po yung level of alarm ng pag-respondin natin. So, pag sinabi po natin first alarm, kailangan po yung... Maliit pa ba yun? Maliit pa yung sunog? Maliit pa po siya kasi hanggang general alarm po tayo. Okay. So, first, second, third? Every alarm po, nagdadagdag po tayo ng unit na nanggagaling sa other substations. So, first, second, third, at fourth? Opo. Tapos general alarm? Hindi po. May Task Force Alpha, okay. Bravo, Charlie Delta. Pag general alarm na po, lahat na po na available na firefighter sa Pilipinas na makakaresponde, kailangan na po nilang pumunta. So, lumalabas walong level bago ka umabot sa general alarm? Opo. Wow, di pag nag-general alarm pala, talagang sobrang laki na ng sunog. Sobrang laki na po yan. Ayun, okay. So, yung mga klase ba ng sunog, iba-iba ba yan? Meaning, di ba merong iba tita pag chemical, tapos paano ba yan, Noel? Ang mga klase ng sunog na nare-respondehan natin, usually yung structural fire, yan po yung mga residential, business, at yung iba naman po, yung mga ordinary fire na nirespondehan natin, yung tulad po ng grass fire, yung mga forest fire, kasali rin po yan sa statistics na nirespondehan natin. At iba-iba yung klase ng pagresponde, depende sa sanhi ng sunog? Opo, pagka tungkol po sa mga chemicals, meron po tayong special training na kinakandak diyan at meron din tayong unit na nagdi-deal pagka mga ganyang klase ng sunog. Yun po yung tinatawag namin na naka-assign sa special rescue unit namin. Yeah. So, okay. Different po yung training nila. Okay. So Noel, dahil tayo ay Kapamilya Connect, ang focus talaga natin ngayon ay tungkol sa mga bahay. Normally, pagka Pasko, alam natin na ang sanhi ng maraming sunog ay dahil sa mga Christmas tree. Pero normally ba, during other times of the year na walang Christmas tree, ano ang sanhi ng sunog sa mga bahay? Lumalabas po sa datos ng Bureau of Fire, ang pinakamataas po talaga na sanhi ng sunog ay itong tungkol po sa electrical.
Electrical. Pag electrical ba, Noel, ano typical yung, chemical lang ba yung iba? Ibang pag-responde? Pag chemical lang sanhi ng sunog? Pag electrical or yung iba pang mga LPG. Dahilan pareho? LPG, pareho rin ba? Lahat po ng klase ng sunog ay nire-respondihan namin. Uh-huh. Sinasabi ko nga lang po, pag tungkol sa chemical na po ang re-respondihan natin, meron po kami elite unit dyan, yung special rescue unit, na sila po yung nakakaalam kung paano i-deal yung ganong situation. Mm-hmm. Okay. Siguro, Jing, kasi di ba tayo rin, minsan nakakarinig tayo ng mga sunog dahil sa paninigarilyo. Mm. O kaya sunog dahil nakakalimutan yung mga kandila. Mm. Pero nga, ang sinasabi ni deputy dito, talagang yung electrical na siguro nga dami-daming kinakabit. Nakasaksak. Na nakasaksak o kaya illegal na mga electrical connections. Ganyan po ba? Usually, ang cost ng electrical na yan is yung tinatawag natin kadalasan yung octopus connection na kinakommercial naman natin dito. At saka yung overloading ng mga appliances. At saka yung heating ng mga appliances din. Konektado po yan sa kuryente. Yung tungkol po dun sa overloading, kadalasan po dyan, yung extension cord natin, ginagawa natin siyang permanent. Mm. Eh, hindi dapat ganon. Kasi may amperahe po tayong minimaintain dyan. Eh. Okay. So, pag hindi na kaya nung dinadaanan ng kuryente, yun na po ang nagiging sanhi ng sunog. Okay. At saka, di ba ho, ang naririnig ko din sometimes pag pumupunta tayo sa mga palengke o sa mga stores, syempre may mga mas mura, yung mga murang mga connection. Pero at the end, hindi naman pala mura yun dahil it can cost the life of your loved one. Pare-pareho po ba yung mga binibiling mga plug na yan? O may pagkakaiba talaga yung binibili mong mas mahal at merong pangalan? Yun nga po, dinidiscourage namin yung mga consumer na ipatronize yung mga substandard na ibinibenta ng sa labas po. Dahil kung maaari lang sana yung meron yung ICC markings, at saka ano po yun? Yung sa international commodity po yun. Yun po may yung seal. May seal po siya. May logo. Hindi ko lang po alam kung napepeke din nila yung ganong halos ano lahat po ngayon napepeke. Pero usually naman, ang difference lang naman niya dun sa original at saka sa yung mga na substandard, hindi naman po ganong kalakihan i-compare dun sa mawawala sa inyo kung magkakaroon kayo ng sunog. Okay. Ano yung ito tinatanong ni Lito? At ano daw yung maximum na pwedeng ilagay sa isang saksakan? So kunyari may socket, no? So may saksakan ka, maglalagay ka ng isang, 'di ba ho yung parang ano tawag doon? Extension cord. Ilan yung maximum mo? Kasi iba 8, kayang pwede ho ba? Actually yung extension cord, may makikita po kayong label diyan kung ano lang yung capacity niya. May amperahe na nakalagay. Yun po yung mga bagong labas na nabibili natin sa mga department store, hardware. Talaga mas maganda yung may label siya kung anong amperahe ang kayang ikarga ng extension cord na yon. Kasi yung ordinary extension cord, wala siyang label . Tapos minsan maliit pa yung wire niya na nakakabit. So wala tayong mabibigay na guidance na parang basta isang saksakan hanggang 3 lang yan o wala hong ganun? Kunyari kung TV, usually kasi, electric fan. Katulad ng pagka aircon, rep, matataas ng kumonsumo ng kuryente yan, dapat yan separate yung saksakan niya. Nag-iisa lang siya. Wala siya dapat nakasama. Okay. Now, pag gumamit tayo ng extension cord, halimbawa, tatlo yung saksakan niya, yun lang yung gagamitin natin. Minsan, extension na nga siya, magkakabit pa tayo ng another na saksakan na may saksakan pa uli siya na yung isang plug niya, 4 pa uli yung saksakan. So, hindi na siya kakayanin nung wire na nakakabit dun sa extension na yun. Okay. Saka kaya nga siya extension dahil hindi talaga siya permanent. Inilalapit lang natin siya dun sa appliances na gagamitin, na isasaksak natin temporarily. Ayun, yeah. Okay. O so siguro yan ang ating unang tip sa mga nakikinig po sa atin ngayon. Kung meron po kayong mga extension cord na may extension cord pa,
kayo, ito po ay isang fire hazard. Mm. Dapat po siguro baklasin nyo na agad-agad, kung hindi, maaari kayong magkaroon ng sunog sa inyong mga bahay. Tama po ba yon? Tama po. Oh, yan. Okay. Okay. So ito, hong, ito si Edwin at Yenza, nag-text, no? Tsaka nanonood daw sila at nakikinig nung kanyang anak na si Toby. So yung mga saksakan po, so yun nga, binabanggit nyo, no, walang formula kung gaano karami yung nakasaksak. Pero ang sinasabi ninyo, dapat temporary lang. Tama ho yun, no? Oh, may formula po nga doon. Kaya nga po sinasabi natin, meron pong amperahe. May capacity na nakalagay. Kung may mabibili kayong extension cord na nakalagay yung capacity rating niya, mas maganda po yung kaysa doon sa ordinaryong extension cord na wala naman label. Okay. Kaya yun yung mas practical pa rin bilhin. Ano, tita, no? At saka, wag po tayo magtipid. Huwag magtipid. Kasi sa pagtitipid natin, mas malaki po ang mawawala sa atin. O ito, napaka-importanting tanong. Galing kay Ron Gagalak sa inyo, sa inyong pinsan. Uy, kumustahin nyo raw at kakap-tune in lang niya. Binati ka niya kanina, Ron, eh. Ginagaya ka niya mag-TV Patrol Extra. Hindi, Noel, gabaitin mo naman muna. Magandang hapon sa'yo, pinsan. O, importanting tanong. O, bakit daw pag pumuputok yung, yun nga, yung sa electricity, no? Kasi yung iba, hindi nasusunog, tita. Puputok siya, tapos namamatay. Yung nagsaspark lang. Yung iba, talagang humahantong sa isang malaking sunog. Bakit may ganun, Noel? Yung magsaspark, di ba? Tapos maamoy mo, amoy sunog, tapos hindi mo na magagamit yung socket kasi nasira na. Pero yung iba, talagang umaabot sa isang sunog. Bakit ganun? Minsan kasi, meron tayong tinatawag na electrical surge. Lalo na pagka nawalan tayo ng kuryente. So, ina-advise natin talaga na dapat ina-unplug yung mga appliances. Kasi, pag naka-plug siya, tapos naka-on siya, yung biglang balik ng kuryente, doon nagiging cause ng sunog talaga yung ganon. Kasi, yung bigla ang pasok niya, pwedeng pumutok yung appliances. Pero pag pumuputok siya, di ba may pagkakataon na hindi naman siya umaabot sa sunog talaga, yung full-blown fire? Meron din pong mga ganon. Swerte po tayo pag ganon ang nangyari. Pero, hindi na po natin siya dapat gamitin uli. I-replace na talaga siya. Ayun. At pag magre-replace tayo, kailangan po, huwag sarili natin, kumuha po, mag-ask po tayo sa certified electrician. Mm-mm. Okay, so yung mga ilan po bang mga kaso ng sunog natin nung nakarang taon? Tumataas po ba yan? So far, hindi pa natin siya makompare ngayon kasi 2 months pa lang naman tayo. Pero yung the same period po. Kasi pag lagi kami naglulukan nila Ron, tita, no? Parang pag fire prevention month, yun yung maraming sunog. Eh, di ba dapat ka fire prevention, konti lang ang sunog? Bakit ganun, sir? Actually, ginawa lang natin yan. All year round is fire prevention naman talaga. Kaya lang natin sinasabing fire prevention month, itong buwan ng Marso, nandyan yung focus natin. At saka sa, ayon sa statistika natin, nandyan po talaga yung mataas ang nagkakaroon tayo ng mga sunog. Dahil mainit po yung panahon. Saka laging naka-aircon siguro, tita. O kaya electric fan and okay. O suputan naman natin yung ating madalawang doktor, tita. Okay. Ayan. So Jing, kanina nag-uusap na kami. Actually, nung malapit na mag-5 o'clock, sabi namin, ako po, ang dami na namin pinagkwentuhan. No? Unang-una si Dr. Ted, sabi ko nga, as a trauma specialist, medyo mahirap ang kanyang trabaho kasi kung ano-ano siguro ang nakikita niya. And so, sir, siguro just yung mga nakikinig sa atin, baka may mga batang gustong maging isang trauma surgeon one day. Hindi mo, you know, I mean, some of them are probably thinking, ano ba ang kinakailangan para maging isang hindi lang dalubhasa, pero maging epektibong trauma surgeon kung ito'y iniisip ng ibang mga batang nakikinig sa atin ngayon? Well, kailangan mag-aral silang mabuti. At ipasa nila lahat ng mga subjects nila at very competitive makapasok sa mga kolehiyo ng medisina. So, magdi-degree ka muna ng college. Ngayon, after K-12, papasok ka ng college, undergraduate degree, any Bachelor of Science or Bachelor of Arts degree. Pagkatapos, magme-medicine proper. Pagkatapos, mag-i-specialize. Ako po, nag-specialize sa general surgery. Tapos, nag-sub-specialize pa in trauma surgery. Yung mga, sabi ko nga kanina, kami yung recipient ng mga society's bad behavior. Sa Tagalog, yung mga
kapabayaan ng ating lipunan doon lumalagpak sa aming emergency department. Yun nga, nagko-connect-connect ng mga ano tawag dito, mga electrical ganyan, tapos yung mga ginagawa sa iba't ibang lugar kaya nasusunog. Okay. Doc, minention mo kanina na meron lang tatlong lugar sa buong Metro Manila na merong trauma center for burns. Can you please mention them at kung saan pa sa ibang parte ng Pilipinas? Opo, nagkakakwentuhan kasi kami yung kulang yung breathing apparatus daw ng ating mga firemen pag laban ng fire. Sabi ko, alam nyo, kulang din yung mga burn center kasi sa ang mga may burn unit lang or burn center, Philippine General Hospital, yung Jose Reyes, yung East Avenue, at yung Southern Philippines Medical Center. So lahat niyan pampublikong ospital kasi napakamahal talaga mag-alaga ng isang burn patient at napakatagal. So okay, yan yung mga napoponduhan. Sa private hospital, pag doon ka pumasok, usually nagpina-private room na may private nurse. Mas mahal din. Ganun naman ang private patient. Wala pala may private nurse pa, Doc? Oo, kasi aalagaan yung sugat mo everyday eh. Yung pag-handle nun, okay, para hindi ma-infect, para hindi magka-komplikasyon. Doc, ano po ba yung, o baka si Doc Dotito, yung mga first degree, second degree, third degree burns, ano-ano yung mga yun? Sige, go ahead. Pagka first degree, yan yung pinakasimpleng klase ng pagkasunog sa balat. Karaniwan, ang presentasyon niya, mamula-mula. Siyempre, napaka-hapdi. Sunburn. Yung sunburn. Yan. First degree burn yun. First degree burn yung sunburn. Lahat tayo nagkaka-sunburn. Pag second degree burn, doon mo na mapapansin, nagpapaltos na. So, pag may paltos na, blister ang tawag namin sa English. So, yan, mas malalim na ng konti yung pagkasunog sa balat. Or so, ano to? Mga talsik ng mantika? Yan, talsik ng mantika. Pero syempre, pagka yung mga sunog na nga pinag-uusapan natin, yun, talagang isang buong braso, isang buong katawan, isang buong binte, yun, pwedeng magka second degree burn. Pagka third degree burn, or sometimes sa amin medical term ay sa full thickness burn. Ibig sabihin niyan full thickness. Okay. Ibig sabihin niyan buong balat na pati yung sa kalamnan na umabot na sa kalamnan, oh ganoon kalalim. Oh, wow. No, so that time wala nang mga paltos-paltos kasi natuklap na lahat eh. Mm-hmm. Oh no. So ganoon nakakahirap at kakomplikado yung mga ganong klasing may nagso-survive ba Doc Dotty? Meron naman ma'am, oho. Meron itong third degree. Meron naman basta maagapan lang ho kasi ang importante siyan time is of essence. Yung oras na siya ay magkaroon ng ganong klaseng injury, kailangan eh syempre pagkatapos na masalba o ma-rescue ng ating mga firefighters, volunteer firefighters, maidala ka agad sila sa pinakamalapit na ospital para mabigyan ng lunas kaagad, at kung kinakailangan silang pumunta sa specialized burn center, doon mas mabibigyan pa sila ng ano po, so, ng attention. Yung first degree, miski hindi nyo dalhin sa emergency room yon, okay lang, punta kayo sa doktor on their schedule, pakita nyo yung burn, tapos mag-recommend yun ng treatment. Hindi pwede sa bahay? Pwede nga sa bahay. Yung first degree? Hindi kailangan dalhin. Anong dapat gawin sa bahay? Sa first degree, ikukul mo lang. Okay. So, kailangan malamig. Ikukul mo siya, you remove from the, tanggalin mo yung nakaka-burn na bagay, di ba? So, yun yung first aid on. And then, wash it, pagkatapos i-cover it and cool it. Tapos, so, pwede Doc na hugasan? Yes. Sabunin, water, running water, pwedeng sabunin. Okay. First degree burn. Pwedeng lagyan ng yelo. I-cool. Okay. Para ma-lessen yung pag-burn. So, hindi yung didikit, Doc, ha? Kasi, di ba? Hindi didikit yun. Pag first degree. Yung Doc? Second degree, Doc, ang ni-recommended... Doc, mabanggit ko lang yung kamatis. Dito uso yun eh. Lalagyan na lang kamatis, so, ng Colgate, ng... Yung namumula lang na first degree, ano yan? Simple first aid pwede dyan. So, okay, cool lang. So, wag maglalagay ng kahit ano. Kamatis, toothpaste, dahon, bawal yon. Okay. Yung second degree, kailangan dalhin sa emergency room. Kailangan pong dalhin sa ospital. Pag may blister, kailangan pakita sa doctor. Kasi nga, lalo na kung sa hands, sa face, sa groin, yan yung mga lugar na delikado. At saka, pag napakalawak, kasi sa burns, binibilang namin tinatawag na body surface area burns. Yung more than 30%, kinukumpine namin yon. Kasi maraming komplikasyon yon. So, pag mataas na yung malaking area ng cover, so, nakocompute namin yon, yung palm yung ginagamit namin, may mga chart kami. So, i-estimate namin yung burn. Pag malawak yung second degree burn niya, i-confine siya. Pag hindi, iti-treat namin doon, tapos outpatient lang gagamutin namin. Pabalik-balik siya every 2 days, every 3 days, or every day, kung malapit lang siya sa ospital, at i-dress yung wood hanggang gumaling. Yung third degree burn,
yung full thickness, yun, ginagraft pa yun. Kasi nga, sunog na yung balat eh. So, ibig sabihin nung wala nang tutubo ulit. Ano? Yung second degree, partial thickness. Parang a part of the skin lang ang na-burn. So, yung ibang parts niya, pwedeng mag-recover at magkaroon ng bagong skin. So, alagaan mo lang para ka naghalaman, nag-alaga. Ilang kaya buwan matagal yun, mag-alaga. Ilang buwan. 6 months. 3 to 6 months. Depende sa na, sa size. Sa laki, oo. Sa size. So, yung third degree yung pinakamahirap. Kasi nga, tatanggalin muna namin yun, yung nasunog na balat, yung naging parang chicharon. So, inaalis yun. Escarotomy tawag namin doon. Emergency yun, tatanggalin mo yun. Kasi kung hindi, doon magkakamikrobyo, doon mamamatay sa infection. Infection. Doc, wala bang first aid sa second degree at third degree? Habang ganun hindi pa din, dinadala sa din. Hospital, sa bahay pa lang, nandun pa sa, ano, so sa for, site. For second degree, ganun din, no? Remove doon sa nakakasunog. Okay. Whatever is, ano, kung electrical, dapat matanggal mo doon sa electrical. Mm-hmm. Yung, kaya, i-wash siya, tapos i-cover. Ako, ang recommendation ko, yung linen na nalaba na at na plancha na. So clean linen yun ang ipang cover. Tapos dalhin sa ospital. So clean linen or clean handkerchief, that's what you use para ma-cover. That's to protect it from infection. Kasi yung balat, protection natin yan sa mikrobyo at bakterya sa ating kapaligiran. So pag nasunog yan, ma-expose ka to the entry nitong mga microbes. That's right. Ngayon, Jing, alam mo, nagkwekwentuhan nga kami nila Doc, no? Tapos sinasabi namin na, syempre tayo preventive, na kung mangyayari ito sa inyong mga anak, talagang napakahirap, napakasakit, mahal, matagal. So talagang tinatry natin maging preventive. Ang isa sa mga napagkwentuhan namin ay minsan sa mga bahay, yung mga bahay na nandun lahat, yung sala mo, yung pagluluto. Kwento mo nga, Doc, na kung paano yung mga ibang nakikita mong mga bata ay nagiging biktima ng burn because of negligence in the home. Hindi naman negligence kasi kuminsan talagang not preventable dahil nandoon yung elements. Kasi nga ang sa bata common sa amin yung scald burns. Ito yung kumukulong tubig. Sino ba nag-aalaga ng mga bata? Si nanay, si mommy. So si mommy, si lola, inaalagaan niya yung anak niya or apo niya. Tapos kasama niya nagluluto din siya ng pananghalian o hapunan. Tapos may pinakukulang tubig, ibababa niya yung bata, tatalikod siya, maglalaro, mababangga yung kumukulong tubig. Ayan na, dadali na tayo sa ospital at merong scald burn. So yun yung number one na nakikita namin sa mga bata. So ang pangalawa din sa pagluluto rin yung LPG. Pag lumuluma na yung LPG, lumuluwag na yung ano bang tawag doon? Yung regulator. Yun ang tawag doon, yung regulator, yung pag on off, 'di ba? Kasi papatayin mo yun para off on pag magluluto ka na. Yun kuminsan sa palit-palit over the years na giging loose. So dapat yun pinapalitan din yun. So yung bata dapat hindi mo kasama pag nagluluto ka. So ano yun? Sa iba. Eh paano yun minsan, Doc? Bonding nila eh. O kaya minsan umutulong syempre si bunso kay nanay, si ate kay nanay, no? Tagaputol ng ano. Kaya nga nire-remind namin talagang yun ang pinaka high risk behavior yun. Talagang mapanganib yun kasi talagang dyan namin nakukuha. Paglaruin mo dun sa ibang parte ng bahay, hindi dun sa lutuan. Kasi nga lalo na dyan sa ibang bahay na dito sa atin, di ba? Magkakalapit talaga. Kaya pag galaw mo lang, masagi mo lang isang bagay, matatabunan na yung bata. Tsaka maidagdag ko rin, syempre, ang mga bata, especially mga talagang maliliit mga bata, mga paslit, karaniwan, adventurous sila. So, ikot lang sila ng ikot, di sila natatakot na mapaso, mapanlian. So, wala silang idea na ganun eh. So, bilang magulang, nasa sa atin din yung pangangalaga ng kanilang kaligtasan. Na dapat, din tayo, aware tayo na anytime po pwede talaga silang magkaroon ng ganong klaseng problema na mabanlian, mapaso, especially pag napakasikip ng kanilang lugar na ginagalawan, eh doon din sila naglalaro, doon din sila nagluluto, doon din sila lahat na kusina, yun na kaagad, no? Laro lang sila, wala naman silang kamalayan sa pupwedeng mangyari sa kanila. So, dapat kasama din yun sa... Tapos yung mga bata din, kung hindi man sa kumukulo, doon sa sinusundot nila yung mga sakit ng mga wire. So, nakukuryente, electrical burn naman yung bata noon. So, yun yung... Kaya nga, di ba, nakakabili tayo doon sa...
sa department store, yung pinapansara na yellow. If you have children na toddler or maliliit, maganda yung playroom niya, nilalagyan mo gano'n. Sa ibang bahay naman, talagang naka-expose. Eh, kinakalikot nila, lalagyan nila ng piso o ng makukuryente sila. Yes. Okay. Mm-hmm. So, Doc, ito may mga nagtatanong, ano, pwede ba raw suka ang ibuhos sa mga hindi. Sa paso? At, actually, Doc, adobo po yun. Baka yung tinatanong niya, kulang ng toyo. So hindi pwede yung suka. Hindi po, hindi po. Ayan. Ano, clean tap water lang. Clean tap water and a clean cloth. Malinis na tela. Ako, ang recommendation ko yung kasi ayaw din namin yung towel kasi yung towel may mga maliliit na dumidikit dun sa burn. So I like linen, yung linen, yung kumot. Na nalaban na plancha na, malinis yun, nakatago. Yun ang hugutin mo, dun ubalutin yung bata. Okay. Tapos dalhin mo siya sa emergency. So, Doc, yung nasunog na balat, pwede pala yung hawakan? Kasi parang parang lalapnos kasi. Parang, di ba, ayaw mong hawakan? Baka matanggal. Ano bang Wag hahawakan ng ano? Wag hahawakan ng maduming kamay. Kasi contamination na so, naman yun. So, pwede palang dumikit dun yung sinasabi yung linen? Okay lang. Kaya ayaw namin yung mga dahon, di ba? Yung toothpaste, tatanggalin pa namin yun. And because of that, natatanggal pa namin yung normal na mabubuhay pa. Kasi nga nilagyan, kaya wag talaga lalagyan ng kahit anong so tubig didikit. Lang at pwedeng sabon. O kahit na sabon, so water hindi lang, water lang talaga. Kasi irritant po ang sabon. Ang sabon, water lang talaga. Sabon is basic, is parang alkali. So ma-diminish yung wound healing pagka yun ang ginamit. So walang suka. Alcohol, ganun. Doc. Betadine. Huwag lalagyan ng alcohol. Pertiolate. Yan yung mga... Tubig lang po talaga. Tubig lang talaga. Running water, pinakamaganda. Kasi nga yung running o kung tabo, buhusan. Maku-cool down. And ang idea doon, iku-cool down mo yung nasunog na parte. So malamig na tubig, mas maganda. Oo. Diba? Kasi kung may ano, pain yun. Reliever din yun pagka cooler. So yun ang ibubuhos mo para bababa yung temperature, hihinto yung pag-burn ng mga balat. Ayan. Okay. O yan, yung iba pong mga myths yung tawag kasi doon, mga sabi-sabi. No? O tita, hindi ka naman naninigarilyo. Bakit off the air, smoking yung tinatanong mo sa ating mga bisita? Ano bang connection ng smoking? Paano nga, minsan, lalo na yung mga nagsosmoke daw sa mga bedroom nila, yung mga naninigarilyo, ito rin ay nagiging sanhi ng sunog. Nakatulugan. Pag nakatulugan, ay iiwan siguro doon sa ashtray o kaya siguro habang nasa kama, biglang nahuhulog yung abo. Sir Noel, ikwento mo rin po sa amin yung mga namamatay, hindi dahil sa sunog, kundi dahil sa smoke inhalation. Ano ba yon? Yan po, ang kadalasan pong alam ng tao, ang nagiging cause ng pagkamatay ng isang sa aksidente sa sunog ay yung mismong sunog. Pero sa katotohanan lang po, dahil po sa inhalation na nakukuha natin. Kaya nga po, pagka kalat na po ang usok sa sunog, meron po tayong ginagawa dyan na paraan kung paano tayo makakalabas. Dapat po nakadapa po tayo at gumagapang kasi 1 foot below the from the ground 1 foot nakakahinga pa po tayo diyan. Okay, so kailangan ulitin natin, Noel, ha, ang dapa mo mula sa sahig ay gaano ka layo yung ulo mo, yung ilong mo? 1 foot. 1 foot siya, nakakakuha pa po tayo dyan ng fresh air. So, pag gumapang ka, pag dumapa ka, dapat meron kang 1 foot away from the floor. Yeah. Okay. Mm. Kasi pag mas mataas doon, puro ka na usok. At saka yung usok po na yun, pag nasinghot po natin yan, yung superheated air na tinatawag natin, pag pumasok po sa katawan natin yan, sunog na po yung loob ng katawan natin, pero physically tayo, hindi pa... Kala natin wala nangyari pero from the inside mainit. Oo. Kasi na inhale natin yung superheated na tinatawag natin. Pati pala usok, may ganun, tita. Kaya no? Nga, tas nga papag-usapan natin ang first superheated aid. Air, ang mangyayari doon, pag na-inhale mo, mamamaga yung vocal cords mo, airway, yung daanan ng hangin ng katawan mo. So pagdating sa amin, talaga nagsasara na yun, the cause ng smoke inhalation injury. Mm-hmm. So ang nangyayari doon, namamatay yung pasyente immediately from the airway problem. Yung hindi makapasok ang hangin. Ganon din yung mga natrap sa loob ng ano,
na trap sa loob ng bahay or nagpunta sa banyo. Kaya hindi namin recommended 'yon. So, 'yan ang una namin tinitingnan, yung mga may sunog, nasunog yung bigote o yung ilong ng yung buhok ng ilong, yung mukha may burns kasi suspect 'yan sa smoke inhalation injury. Dok, bakit namamaga ang airways pag yung superheated air, yeah, yung sinasabi niyong nalang? Pag anything na nasugatan, mamamaga din talaga yun. Pag nilanghap natin, ma'am, yung mga usok na yan, may chemical po yan eh. So, pag nalanghap mo yan, papasok na sa ating daanan ng hangin, makakasira na po kaagad yan sa daanan ng hangin. Mamamaga na siya. Pag namaga ng daanan ng hangin, hindi na tayo makakahinga. So kahit na hindi tayo nalapos ang balat, pero nalanghap naman natin lahat ng mga chemical na yan na dala ng sunog. So langhap natin, yun na. Maapektuhan ang ating paghinga. Kaya pala hinihimatay, tita, no? Yung ibang nasa, nakukulong sa sunog. Yung mga ano, plastic doors, yung may, anong tawag dito, monoblock chairs. Pag nasusunog po yan, nag-i-emit yan ng cyanide. Wow! So na-inhale mo yun, hindi smoke inhalation ang nangyayari sa'yo. Cyanide poisoning ka. Wow. Eh marami na hong bahay ngayon. Ang laki ng component ng plastic. Nga, ang dami mura yung plastic door eh. Mura yung ano eh, mura yung monoblock chair. Mga vinil, ano? Furniture nila, pati flooring eh. Yung cover, hindi na carpet. So yun yung why naabutan nila. So yung mga linoleum dock, pasok doon, no? Mabilis yun, minuto po yun. 5 to 10 minutes, patay ka doon. Naku, dahil sa inhalation. No? Ako magagalit sa akin yung mga kumpanya na. So Noel, paano, anong ating payo? So pag nasusunog ang bahay, ano bang unang dapat gawin? Well, unang-una, huwag kayong pumunta sa banyo. Yun ang aking natutunan. Okay. No? Bakit hindi pupunta sa banyo? Kasi human instinct na po natin yan na pag nainitan, maghahanap tayo ng kasi isang lugar na akala natin makaka-save sa atin tulad ng tubig nga. Usually, nandun niya sa banyo. Unknowingly, hindi alam ng tao na pag pumasok ka dyan sa banyo na akala mo ikaw ay maliligtas, pag ikinumpara natin yan, para ka lang pumunta sa isang takuriba na pinakukulaan ng tubig. So, one time nga, pinag-usapan namin kanina, meron kaming kinuwang biktima, nandun siya sa bathtub. Nung kinuwa siya, humihiwalay na yung balat niya dun sa katawan niya. Kasi kumulo eh, so parang naging bulalo na siya doon. Oh my God. Yun ang nangyari. So, ang pinaka, so, ano talaga dyan? Saan? Ang unang isip mo talaga dyan is makalabas ka. So, importante po sa atin na kahit sa pamamahay natin, nagkakaroon po tayo ng evacuation drill na tinatawag. So, kahit naka-blindfold, dapat nga naka-blindfold tayo, nagagawa natin makalabas sa bahay natin. Kasi pagka may smoke na po yan, talagang sa pelikula lang po yung nakakatakbo ka kahit may usok eh. Pero sa tunay na buhay, talagang madilim po yan. Tsaka hindi ka makakadilat. Kaya nga nakadapa tayo, nakadapa, gumagapang. Okay. So, kailangan familiar tayo kung saan yung papalabas. Ayun. So, ang drill mo, dapat nakadapa ka. No? Kahit dapat, sa drill pa lang, kahit sa practice pa lang. Opo, at saka kailangan familiar ka kung nasaan yung exit mo. Parjip, dagdag ko yung ano, like, yung banyo, kaya marami namamatay doon. Ang mga banyo natin, maliliit yung bintana. Oo. Kailangan pupunta ka doon sa kwarto na malaki yung bintana, buksan mo, kumaway ka doon sa fireman. Kasi aakyatin ka nila na hagdanan, maliligtas ka. Okay. Pag pumunta ka sa banyo na maliit, hindi ka nila mailalabas. At saka pwede kang gumapang palabas doon. Yung mga pinto na sarado, pag pumasok ka doon, pag malaki ang apoy doon, sunog ka rin eh, di ba? Yung parang matatrap din. So yung bintana, ang payo ko pag nasa matatanda or mga bata, magpakita sila sa bintana, buksan nila yung bintana, magpakita sila para ma-rescue sila ng mga fireman. Okay. Tama. Tsaka usually naman kasi sa residential, ang requirements namin dyan, dapat talaga may window opening. May window opening talaga siya na makakababa yung, makakalabas yung tao. Pero ayan, meron ngang nag-comment sa atin na syempre yun din mga bahay minsan, yung may mga grill. Kasi syempre natatakot tayo sa magnanakaw. Pero minsan, ito rin mga grill na to ang nagiging sanhi ng kamatayan dahil hindi tayo makalabas sa ating mga sariling mga windows, no?
So yung mga, so pinapayo ninyo, pumunta, tama ba, sa kwartong may pinakamalaking bintana. Oo. Kung talagang yung hindi talagang ka na makalabas. Siguro yung fire escape. Kung hindi ka na makalabas, dahil may apoy na eh, so hanapin mo na lang yung pwedeng... Hindi, dapat nga po doon, tama po yung sinasabi ni Tita kanina, na ang mga bintana natin dapat, yung kung may grills man siya, meron siyang padlock, tapos nandun yung susi, pwede pa rin natin siyang mabuksan. Okay. So, ayun rin, may papayo ko rin po doon sa ano sa ating mga may bahay kasi tayo madalas tayong mga magulang nasa trabaho. So, naiiwan doon yung anak natin o kaya yung kasambahay. So, dapat alam talaga nila kung saan nila kukunin yung susi na yon. At saka turuan natin yung mga bata na huwag silang matakot sa apoy. Huwag silang matakot. Kasi ang instinct ng mga bata, pagka nakakita ng ganyan, hindi sila sanay, nagkaroon ng apoy, magtatago sila eh. So, meron kaming nare-respondihan, nakukuha namin talaga, nakatago. Nakatago yung bata. Nasa loob ng cabinet. Oh, no, kasi natakot sila eh. So, kung used to sila sa ganun, ang gagawin talaga nila is makalabas talaga. So, importante talaga yung nagkakaroon tayo ng drill. Okay, so wag so tumapang, dapat tapangan ano, umanap ng paraang makalabas. Oo. Wag tayong magpapanik. Okay. Saka kung napakausok, ano yung babasahin mo yung t-shirt or panyo? Isang way rin po 'yan. Babasahin mo nga yung anything na pwede kang mag-protect sa paghinga mo. Parang mask mo para hindi masyadong pumasok yung carbon monoxide, carbon dioxide at mga toxin. Oh, ito tinatanong ni Kagawad Irvin Tobilla, nakikinig daw ang buong Barangay 306 Council Tita sa Quiapo, Maynila. Okay, Doc Dotty, yung mga peklat na nakukuha mo sa sa iyong sa sunog, madali bang mawala yon? Doon muna tayo sa first degree. First degree lang. Ang first degree ba wala yang peklat kasi pinakamababaw na parte ng balat natin yung naapektuhan. So kapag sa nasabi natin pagka sunburn, yan ang first degree. Wala kang peklat. Pero pag second degree na, hanggang sa third degree, na kung saan ay mas malalim na ang sugat, particular na kung malaking parte ng katawan o isang buong braso, isang buong binti, isang buong dibdib natin, yan madalas nagkakaroon ng peklat. Karaniwan, sa makabagong paraan ng paggamot, nowadays, kailangan sasabayan natin yung paglilinis ng sugat, sasabayan talaga natin ang pag-iensayo. May rehabilitation or may physical therapy, may exercises po tayong kasama. Kahit na sariwa pa ang sugat. Karaniwan kasi, ang isip ng tao, yung makalumang pag-iisip ba na kailangan huwag gagalawin. Kailangan intayin munang maghilom ang sugat. Napag-usapan natin ang paghilom ng sugat. Buwan eh. Buwan inaabot. So, hindi na natin maaantay pagka ganong kalalim yung sugat na antay natin maghilom, tsaka pa lang tayong mag-i-ensay, tsaka pa lang gagalaw. Pagka hinayaan natin na hindi gumalaw ang pasyente at na pirmi sa isang pwesto dahil nga naman yun ang komportabling posisyon niya, yun ang hindi masakit, makikita na natin na hindi na niya maigalaw. Naghihigpit na or pinaka or kaya dumidikit na, ang tawag namin doon, contracture. So, okay. Sa field po namin, yun yung talagang iniiwasan namin. Kanya habang sariwa pa yung sugat, kung wala naman hong ibang kailangan bantayan na kundi lang sa paghilom niya, kasabay na po yung pag-iensayo kahit na hindi naman ibig sabihin ensayo na pahirapan namin siya, pero at least may konting galaw na. Hindi pwedeng pabayaan na nakahiga lang yung pasyente maghapon na hayaan lang na ganun. Okay. Nilalagyan nila ng mga splint, yung parang tela yon na make sure to protect na hindi mag-contracture at magalaw. Yung mga pangalso yan, para yung mga peklat na yan, na darating yan eh. Kasi ang mga peklat darating in 4 weeks time eh. 2 to 4 weeks time, meron na yan eh. Especially sa mga second degree to third degree. Yan, mga yan. Magpepeklat na yan. Kaya lang, sa unang mga peklat, mababaw lang yan. Pero habang lumilipas yung panahon, dahil yung mga sugat na yan, buhay yan eh. So, pati yung peklat, buhay. So, kumakapal sila. So, kung hindi tayo sanay, akala natin, peklat na naman yan eh. So, siguro okay na, hindi na ako babalik sa doktor. Kami, lagi namin pinapaalala na meron pang pupwedeng mangyari dyan, pupwede pang kumapal yan. So, gusto natin masubaybayan kayo. Laging yun ang paalala. Kasi, paano maiwasan yung pagkapal?
Actually, even mga surgeons na kausap namin, wala talagang paraan na magkapal, iwas yung pagkapal, except kung maagapan natin sa therapy. Yung sinasabi ng doktor, meron kaming pinapalagay na splints o kaya yung compression garment. Okay, yung mga ibang mga ointment na para makatulong sa pagpanipis, no? Pero yun ay kailangan kasabay ng pagsusubay, pagsubaybay sa mga sugat at saka mga peklat na yan. Ma'am Jing, yung burn contracture, yung napabayaan na, nagdikit na, inooperahan po namin yun. Tinalagyan ng surgical release of contracture, tapos kukuha pa kami ng balat sa ibang parting normal para yun ang itatapal doon sa pagka-release. Tapos gaganon din ang gagawin nila. Ire-rehab din nila, ite-therapy din. So nadalawa pa yung Kaya talagang pinag-uusapan natin ngayon, Jing, ay prevention. Yes. Dahil pag ini-explain lang ng mga eksperto natin at mga doktor, alam naman natin, yun na nga, matagal, mahirap, masakit, mahal. So bakit tayo pupunta doon? So gusto ko lang i-repeat, no? Unang-una, yung may mga punong-puno ng mga cord na octopus na mag... na tanggalin niyo na po 'yon, yung pong mga bata na laging nasa loob ng mga kusina. Kung maaari lamang, wag dali ng mga bata sa kusina. Pagkatapos yun ng mga LPG na mga regulator na luma na, palitan na po. Tapos yung mga naninigarilyo sa kwarto, iwasan. Tapos nga yung mga kandila, siguraduhing patayin bago kayo matulog. Oh, kasi, no? Meron pa ba tayong nakalimutan na ano pa? Noel. Ano mga payo mo pa? Yung payo po, yung mga nagpa-plancha po, wag po natin iiwanan at atin tayo yun. May tumawag sa telepono, sasagutin natin. Iwasan po natin yung ganon. Tapos dahil tag-init po ngayon, minsan ang sunog ay nagmumula sa bubong natin kasi po yung daluyan po ng tubig nalalagyan ng dahon natutuyo katagalan po umuusok rin po yun nagiging cause ng sunog kasi natutuyo yung dahon So pwede pala yun, no? Pwede po yung ganon. At saka pag ang usok ay lumabas na po sa kesame natin, ibig sabihin malawak na po yung nasasakupan nun kasi lumabas na siya. So wag na tayo mag-attempt na extinguish yun. Talagang lumabas na lang po tayo sa bahay. Okay. Dagdag ko yung electric pan. Marami kaming cases, like ngayon summer, naka-on lang yung electric pan, iniiwan. Walang tao. Yung mga lumang electric pan, nag-iinit na. Tapos uusok. Tapos yun ang sunog. Okay. O tita, ito si Joey Papa. Practical na ngayon na konkreto ang bahay. Ganyan ang ginawa ng pinsan kong nasunugan. Mga pinto niya puro bakal o grill. Makasangkapan gawa sa makapal na yero na may magandang disenyo. Maganda ba yung ginawa nito, Noel? Hindi pa rin po ligtas sa sunog kahit po ganyan ang disenyo ng bahay ninyo. Kailangan pa rin po ang iba yung pag-iingat. Okay. Pero malaking tulong ba yun kaysa sa kahoy-kahoy? Makakatulong po siya kasi may fire resistance na po siya na doon sa pagkakagawa niya. Kaya makakatulong po. Pero yung payo nyo, Doc Dati, pag maingay na electric fan. Yung mga gamit natin sa bahay, yung mga appliances natin, ano, kailangan alerto din tayo sa ating pandinig at saka yung pang-amoy kasi minsan yung mga gamit natin kapares nabanggit Dr. Ted ni Sir Noel, yung mga maiingay na electric fan kahit na pakiramdam natin gumagana pa naman, pero mainit tok 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 tok. Karaniyan, alerto na po tayo dyan. Huwag na po natin gamitin. Huwag nang ipilit pang gamitin. Tapos pag may naaamoy na tayo, kahit na gumagana pa rin yung stove ba yan or electric fan din yan or kung ano man dyan, alerto din tayo na hanapin kung saan nanggagaling o saan ang pinagmumulan ng amoy na yon. Kasi minsan, mentras wala naman tayo nakikitang apoy, di aalis na lang tayo. Pero karaniyan, maging habit na rin natin na hanapin maingat, yun. Ano? Ingat talaga para maiwasan din natin yung mga malalaking sunog. Okay. O, tita, bilang panghuli, ito tanong ko kay Sir Noel. Okay po ba daw na naiiwan overnight yung mga, di ba kuminsan yung TV, tita? Yung sa remote mo lang papatayin pero may ilaw pa siya. So, ibig sabihin parang naka-standby mode. Okay po ba yun? Nagkukonsumo pa rin po tayo ng kuryente pagka ganun. Okay. So, mas maganda pa rin i-unplug pa rin natin. Unplugged. Totally. Okay. Pero hindi naman source ng sunog yung mga ganun. Kasi minsan, di ba? Hindi naman po basta. Naka-off naman po yung TV natin. Ano po ang emergency hotline
ng mga, meron ho bang centralized hotline number ang ating mga Actually, fire stations? Ang ano natin, ang Metro Manila hotline natin is yung 911. Mm. Dito po sa amin sa Quezon City ay 122. 122 sa Quezon City. Tapos yung central command ng Quezon City Fire District ay 928-83-63. Ito yung Quezon City Fire District. Yung 122, sir, kasama ang police dito sa QC. Parang yes po. Ito lahat po ng klase ng emergency sa Quezon City is 122. Ayun. Okay. So kung mahaba-haba yung numero ng fire district at may sunog, 122 ang i-dial. Opo, opo. For Quezon City, no? Saka ngayon po, may instruction po sa amin ang aming district fire marshal, si Senior Superintendent Manuel, na araw-araw po eh talagang nag-o-offline paalala kami, naglilibot po kami sa mga barangay, nagkakaroon po kami ng barangay ugnayan, at saka si Berong Bumbero po ay namamasyal din po ngayon sa mga eskwelahan para ipinapakilala po natin sa mga batang estudyante po natin para maging aware po sila. Ayun, okay. Okay, Doc Ted naman, Doc Ted. Sa mga nakikinig at nanonood, huwag niyo sana akong puntahan sa emergency room ng PGH na may sunog. Doon po tayo pumunta sa kampanya ng Bureau of Fire Protection. At ayoko kayong makilala na nasunog ang inyong anak o ang inyong loved one at dinadala niyo na sa aming emergency room. So, aralin, intindihin lahat ng mga safety measure, magpunta sa mga programa ng Bureau of Fire. Ayan. Si Doc Dottie naman. Ganon din po sa akin. Mag-iingat po tayo lagi at ito naman ay itong mga pagkasunog to ay maiiwasan naman. Basta tayo lang po ay maging alerto lang po sa ating bahay, sa ating mga gawain. At kung sakasakali man, wag lang hong kakalimutan kung may mga pagkakataon talaga na hindi maiwasan, na may pagkakaroon ng problema at pagkasunog sa balat, hindi po dapat na pabayaang hindi gumalaw yung pasyente. Kailangan din ho na masubaybayan natin yung kanyang mga sugat, hindi lang po sa paglinis ng mga sugat, kundi sa mga pag-ehersisyo, yung rehab side, kailangan po maisagawa na kasabay ng pag-aalaga ng sugat.